Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan ang puso't isipan, pagsalansan mo'y aking inikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumairin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyano komunidad nasa ng Kwaresma, mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghiyan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuwahi upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng binan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, hubarin mo ang inyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng inyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan.
Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya, bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alaala sa akin ng lahat ng salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay sa nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inaapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung ubimig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nililima ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabiginyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalulugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-akalang siya'y nakatayo, baka siya mabuhal.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo'y higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa ganun ang sinapit nila, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 12 namatay na nabagsakan ng tore ng Siloe, sakala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi sa tagapag-alaga ng ubasan, taon-taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na! Nagsisikip lang yan! Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin sa taong ito. Huhukayin ko at ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na panahon, di mabuti. Ngunit kung hindi, ay putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus na kahanga-hanga, ihandog ating bunga. Jesus na kahanga-hanga, ihandog ating bunga. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pagsisihan at talikdan ang ginawang mga sala, ikaw ay mapapahamak. Kung hindi ka mangumpisal, magbago ka ng buhay mo. Magtanim ka at mamunga,
umani ng mga prutas, naway sagana ang ani. Kung walang bunga ang sanga, puputulin, susunugin. Mapapansin po ninyo sa inyong likuran, sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, sa simula't sa pool, ayon sa isang ihos natin na ang tatay ay sakristan mayor nung una pa, pagpapakasakit, kamatayan, at pagkabuhay, itong pinaghahandaan natin ngayong Kwaresma. Sa ating mga pagbasa, may patungkol dito. Unang pagbasa, Eksodo. Pangalawang pagbasa, Unang Korinto. Sapagkat yung bayan ng Diyos nung panahon ni Moises, yung kanilang pagpapakasakit, yung opresyon sa Ehipto, yung tagumpay ng pagkabuhay, yun ang ipinangakong lupa, lupa ng pulukpukyutan at gatas. At ang kamatayan, dadaan sila sa pulang dagat. Kaya may mga patungkol, kaya yung mga pagbasa natin mayaman. Alalahanin natin na ang tawag sa atin, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, nawa mapa sa ating akuin natin, maging kwento ng buhay natin. Ang ating ebanghelyo, may puno ng igos, yung may-ari ng taniman ng halamanan. Tatlong taon na, nagmamasid, nagbabalik-balik. Unang taon, wala pang bunga. Pangalawang taon, wala na naman. Nainip na. Naubusan na ng pasensya. Pangatlong taon, ay, nakakasikip na ito. Tinawag niya yung hardinero, yung tagapangalaga. Putulin na natin ito. Nakiusap po ang tagapag-alaga. Mahal pong may-ari. Kung maaari lang po, magbibigay ako ng suhestyon. Ano yan? Maghintay po tayo ng isang taon. Sisikapin ko po. Maguhukay ako sa palibot ng punong kahoy na ito. Didiligan natin, aalagaan ko, lalagyan ko ng pataba. Kung may bunga sa susunod na taon, di mabuti. Pero kung hindi po, putulin na natin. Ito po'y babala. Sapagkat may talinaga, hindi naman tayong yung butil na napadpad sa daan. O kaya yung mababaw yung lupa. O kaya nakinitil ng mga dawag. Sinabi naman, lumago naman ako. Tumubo naman ako. Naging punong kahoy. Sabi ng Panginoon, nasaan ang iyong bunga? Wala. Putulin ka na. Puputulin, susunugin. Yan po, mga kapatid. Ito ang punong kahoy sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas. Medyo negatibo po. Dumako tayo, positibo naman ang imahin sa ating una pagbasa, Eksodo. May punong kahoy. Di ba sinasabi ko yung kwento ni Moises? Si Moises sa may Horeb, sa bundok ng Diyos. Umaakit siya, namamastol siya. But teka lang. Merong lumiliyab na punong kahoy na mababa. Lumiliyab, pero hindi naman nasusunog. Hindi na, napaakit si Moises. Iba naramdaman niya. Ang tinig ng Diyos, Moises, tanggalin mo ang iyong panyapak sapagkat ang lupang
kinatatayuan mo ay banal. Kausap niya ang Diyos, hindi siya tumitingin sa Diyos. Tumitingin lamang sa lupa, tinanggal niya ang kanyang panyapak, ang kanyang sandalyas. Ako, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ano po yun? Nakita ko ang pagpapakahirap ng aking bayan sa Ehipsyo. Palalayain natin. Kaya nga, kung yung unang pagbasa, paalala sa atin na mamunga tayo, itong unang pagbasa, yung punong kahoy na halimbawa, tayo po'y magkaroon ng boses, tayo po'y magkaroon ng tapang bunga, sapagkat si Jesus, pinalaya tayo mula sa ating kasalanan. Yan ang liberasyon mula sa opresyon ng demonyo. Ito naman yung opresyon ni Paraon sa Ehipto. Kaya nakilahok, umuo, pumayag, sumunod si Moises. Yun po ang pinakadiwa ng ating mga pagbasa. Tumutula lagi ako, meron akong, para hindi nyo makalimutan, buto, butil, at bunga. Para maalala, buto, butil, bunga. Hindi ko pa napapaliwanag gaano ang pangalawang pagbasa. Unang Korinto, ang sabi, si Jesus ang ating espiritual na pagkain. Si Jesus ang espiritual na inumin. Yung sa Misa, yung Eucharistia, siya ang tinapay at alak. Kaya nga, mga kapatid, yung buto ng ubas, eh ngayon, yung mga ubas ngayon ay seedless na. Yung, di ba, may ubas na masasarap, yung may buto, yung para itatanim natin. Yan. Buto ng ubas. At palaluguin mo yung ubas, di ba? Dapat yung mga bunga, matatamis, delisyoso. Kasi gagawin nating alak. Iinom ang ating mga kapatid, ang ating mga brad. Magiinuman tayo. Alak. Masarap dapat ang alak natin. Aalagaan natin yan. At yung spiritual na inumin, di ba? Sa Misa, mayroong tinapay at alak. At butil. Butil ng trigo. Sa English, grain of wheat. Butil ng trigo. At mula sa trigo, gagawin itong tinapay. Diba? Na magiging pagkain natin. Kaya ayaw ng Diyos yung gutom. Ayaw ng Diyos yung uhaw. Ayaw ng Diyos ang kawalan. Imbis na gutom, pagkain. Imbis na uhaw, inumin. Imbis na kawalan, pasaganahan. Muli, buto, butil, bunga. Yung buto ng ubas, itatanim natin, alaga, naging-maging yung ubasa na sagana. Gayun din yung butil ng trigo, grain of wheat, hanggang yung ubas, gagawin nating alak. Yung trigo, gagawin natin tinapay. At yung bunga natin, ang alay natin, ang handog natin, ang oblasyon natin, sa sakramento, tinapay at alak. Simbolo ng pakikiisa natin sa isa't isa. Sige po. Yun na po. Naibahagi ko na po. Tutula na po ko. Langit ay pahinga. Puro bunga, bunga, nga. Langit ay pahinga. Buksan mo ang tenga. Huwag ka maging tanga. Huwag kang nakanganga. Alisin ang tinga. Bawal ang suminga. Marami ang mga.
may alak sa banga. Diyos ang siyang ako nga, siyang nagbigay hinga, siyang kumakalinga, sigaw ng bunganga, galawin ang panga, o kahanga-hanga, may prutas sa sanga, sagana ang bunga. Bunga, espelengin ang bunga, B-U-N-G-A, bunga. B, banal, banal na buhay ang ibigay kay Kristo. Banal na buhay, ibigay kay Kristo. U, ubas na matamis ay ialay. Ubas na matamis ay ialay. N, nag-aalaga sa halamanan ng Diyos. Nag-aalaga sa halamanan ng Diyos. G, gumawa lagi ng kabutihan. A, huling letra, aning sagana ay ihandog. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, ngayong Kruwesma, ngayong Kwaresma, ialay natin, maghandog po tayo ng mga gawain ng kabutihan, pagmamalasakit, pagtulong sa mga nangangailangang kapwa, sapagkat nakikita natin sa kanila ang mukha ng ating pinaglilingkurang, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga kami nananalig at nagsusumamo. Tugon po natin, Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang aming pamayanan na magtulungan tungo sa ikababubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Pangalagaan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming frontliners at yaong mga mayroong mga delikadong trabaho, particular ang mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang magampanan naming tapat ang aming paghahanda. Maging mas taimtim nawa kami sa pagdalangin at pagbubukas loob sa bawat isa.
Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Minagpala ang naparirito sa alal ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Jose, naming Obispo at ng Tanang Kaparian mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyay mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad mo inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangal sa binyang na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo din. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarangal ka na. Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Oh,